Happy Sabbath po, Brother Melvin. Yan, salamat po sa inyo pong pag-iintay. Yan. Ito ang sa makalangit, sa mga makalangit na dako. Yan pa rin po ang aklat natin sa ating devotional. At magtatayo na kasama ang Diyos. So, June 1. Oh, June na tayo ngayon. Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Ano kaya itong itatayo natin na kasama ang ating Panginoong Diyos? Tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Panginoong Diyos naming mahal, salamat po, Panginoon, sa buhay, kalakasan na aming pong natanggap. Sa umaga na ito, ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan itong topiko na ito. Ano po ang aming itatayo kasama kayo, O Diyos? Tulungan niyo po kami, anuman ang bagay na ito, ay sa inyo po ikalwalhati at kayo po ang maitaas at hindi po kami. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-key text. Sapagkat kami ay kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So dito po, mga kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo na sila ay kamanggagawa ng Panginoong Diyos. At ang mga tao, ang mga mananampalataya sa Corinthians ay gusali ng Diyos o bukid ng Diyos. Ibig sabihin, filled. No? Ibig sabihin, mga kapatid, ay pinaghahasikan ng binhi. At dito, mga kapatid ko, makikita po natin na ang pagtatayo na kasama ang Panginoong Diyos, ang ibinibuild, mga kapatid, ay ang mga mananampalataya. Yung spiritual na buhay. So halika, tignan po natin. Ang sabi po dito, ang anyong ito ay kumakatawan sa karakter ng tao na dapat gawin sa bawat punto. Yan po, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid ko, may kinalaman sa atin yung pagtatayo. At yung pagtatayo na ito, yung itinatayo bawat araw, ay ang ating pong mga karakter. Ayan, araw-araw ay gumagawa ang Diyos sa kanyang gusali. Pukpuk, pukpuk, kasunod ang pukpuk, upang maging perpekto ang istruktura, upang maari ito maging isang banal na templo para sa kanya. So, katulad tayo ng isang hinuhulma, mga kapatid, na bagay, no? Parang palayok, sabi nga ni Jeremiah, na dito po, mga kapatid, ano? Talagang kinikikil, inaayos ng ating Panginoong Diyos bawat araw ang ating pong mga karakter. Kung tayo ay sumurrender sa ating pong Panginoong Diyos. Ang tao ay dapat makipagtulungan sa Diyos na nagsisikap ayon sa kanyang lakas upang gawin ng sarili kung ano ang pinanukala ng Diyos sa kanya na binubuo ang kanyang buhay sa dalisay at marangal na mga gawa. So dito po, mga kapatid ko, no? Sa ating pong devotional ito, so pasensya po sa aso, no? Maingay. Yung panukala ng Panginoong Diyos para sa atin, maging banal. Pero kinakailangan natin na makipagtulungan sa Panginoong Diyos. Anong tulong na gagawin natin? Kailangan nating hayaan na ang Diyos ang humulma ng buhay natin. Mag-surrender tayo, mga kapatid. Italaga natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Hindi po pwede na tayo ay aalis na lang basta. Hindi po pwede na tayo po ay, mga kapatid, ay hindi gagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi po pwede na tayo ay magre-rebelde sa Panginoong Diyos. Hindi po pwede na tayo ay magtatampo sa Panginoong Diyos. Dahil kung magtatampo nga tayo sa Panginoon, paano mahuhulma ang ating pong mga karakter? Kinakailangan anumang uri ng pagsubok, anumang uri ng problema na dumating sa atin, naroon pa rin tayo handang magpahulma sa hulmahan ng Panginoon ng ating mga karakter. So napakahalaga ng karakter, mga kapatid. Madaling magpalit ng relihiyon. Totoo yun. Madaling nga magpalit ng pangingilin eh. Kung dating linggo ka nangingilin, ang araw, linggo ka nangingilin, madali lang lumipat na pangingilin ng araw ng Sabat. Pero yung karakter, mahirap po yan. Palitan agad-agad. Yan po ay bawat araw ay hinuhulma ng ating Panginoong Diyos. At bawat araw, dapat tayo ay nakikipagtulungan sa ating pong tagapagligtas. Ang tao ay gumagawa at ang Diyos ay gumagawa. Ang tao ay
tinawag upang hatakin ang bawat kalamnan at gamitin ang bawat kakayahan sa pakikipagpunyagi para sa immoralidad. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng kasanayan. Yan. Ibig sabihin mga kapatid, yung part natin ay isipin natin na kaya nating iwasan yung mga bagay na immoral. No? Pag sinabing immoral mga kapatid, ito'y labag sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan ay immoral yun, siyempre. Dahil yung 10 commandments ay tinatawag ng moral. No? So kung immoral ang ibig sabihin ay yung binabaliwala ang 10 utos ng Panginoong Diyos. Yan. Pero ang nagbibigay kasi kasanayan, ang nagbibigay ng lakas sa atin na maiwasan ang immoralidad na ito ay ang ating Panginoong Diyos. Ang kailangan po natin magdesisyon na tayo ay iiwas sa mga bagay na ito na hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Gumawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang sakripisyo para sa mga tao. Gumugol siya ng napakalakas na enerhiya upang babawi ang tao mula sa paglabag, sa kasalanan tungo sa katapatan at pagsunod. Ngunit wala siyang magagawa kung wala ang pakikipagtulungan ng sangkatauhan. Yung. So ang ating Panginoong Diyos ay ang kanyang effort ay talagang nakamamangha. Yung effort ng ating Panginoong Diyos ay talagang full force. Ang sabi nga ni Jesus Christ eh, araw-araw gumagawa ang ating Panginoong Diyos para sa ikaliligtas natin. Araw-araw ay tayo ay hinuhulma ng ating Panginoong Diyos yung ating pong mga karakter. Pero kung tayo ay patuloy na lumalabag at lumalayo sa Panginoong Diyos at hindi tayo nagtatapat sa Panginoon, ay walang magagawang Panginoon kung ayaw natin. Pero kung gusto natin, kahit napakahina natin, kahit na hindi natin kaya, magagawa nating malagpasan ang lahat ng pagsubok dahil nagdesisyon tayo sa paanan ng Panginoon. Kaya tayo ay mauhulma ng ating Panginoon dahil gusto natin, di ba? Kaya nga, nung si Jesus Christ ay pumunta sa burol ni Lazaro o doon sa libingan ni Lazaro, ang mga tao ay umiiyak. Ang iniyakan ni Jesus ay yung mga hindi mananampalataya. Yung mga nananampalataya, si Lazaro, eh, madali lang niyang binuhay. Hindi umiyak si Jesus dahil kay Lazaro. Dahil si Lazaro ay kaya naman niyang buhayin. Ang iniyakan niya, yung hindi niya kayang buhayin. Sino yun? Yung mga hindi nanampalataya sa kanya. Dahil lahat naman ng effort ginawa ng ating Panginoong Diyos. Marami siyang ginawang effort mga kapatid para tayo ay mailigtas, para tayo ay mahulma. Ngayon, kung hindi tayo magdidesisyon sa panig ng Panginoon, Jesus wept. Walang magagawa ang Panginoon dito kapag hindi nakipagtulungan ang tao sa ating Panginoon. Hindi niya pipilitin tayo na lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo pipilitin na sumamba sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi tayo pipilitin na maligtas. No? Hindi yan yung kahit ayaw mo maligtas, ligtas ka. Walang ganun doktrina mga kapatid. No? Kahit ayaw mo maligtas, kung gusto kang iligtas ng Diyos, ililigtas ka. Hindi. No? Gusto ng Panginoong Diyos na iligtas tayo. Pero kung hindi ka magdidesisyon na tanggapin yung kaligtasan, ay wala rin. Ang rules ay tanggapin yung kaligtasan. Sa pamamagitan ng walang tigil na pagsisikap na mapanatili natin ang tagumpay laban sa mga tukso ni Satanas, walang sinuman ang itinataas ng walang mahigpit at pagkatsagang pagsisikap para sa kanyang sariling kapakanan. Ang lahat ay dapat makisali sa pakikitigma para sa kanyang sarili. Yan. Kasi digmaan ito eh. Spiritual battle ito mga kapatid. Great controversy ito. So kinakailangan na tayo ay makisangkot sa malaking digmaan na ito between God and Satan. Tayo ay bahagi dito mga kapatid. At ang ating gagawin ay magdesisyon para sa ating sarili. Magdesisyon sa panig ng ating Panginoong Diyos para managumpay sa malaking tunggalian na ito. Tayo bilang individual ay may pananagutan sa isyu ng pakikibaka. Bagaman sina Noe, Daniel at Job ay nasa lupain, hindi nila kayang mailigtas ang anak at lalaki o babae sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Totoo 'yon, ano? Yung kanilang mga anak hindi nila kayang iligtas.
sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Dahil yung kanilang katwiran sangayon sa aklat ng Isaiah ay katulad ng basahang marumi. So tayo rin mga kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ibang mga tao sa pagiging matuwid natin. Ang kaya lang natin gawin ngayon ay ibahagi yung mabuting balita. Sila ay maantig sa salita ng Panginoon. Akayin yung mga tao sa pananampalataya. Pero sa sarili nating katwiran, na maibihis natin yung katwiran natin sa kanila, hindi po. Dahil ang makakagawa lang nun ay ang ating Panginoong Jesus na yung kanyang katwiran ay ibibihis, mga kapatid. Ibibihis sa atin yung katwiran ni Jesus. Si Jesus lang ang nakakagawa nun. Ang mga tao ay hindi, kahit na propeta, ayan. No? Kahit na mga patriarchs, hindi rin mga kapatid. Kadalasan, ang pagsasanay at edukasyon sa buong buhay ay dapat itakwil upang ang isang tao ay maaaring maging isang mag-aaral sa paaralan ni Kristo. Ang ating mga puso ay dapat turuan upang maging matatag para sa Diyos. Ano ang minamaster natin? Ano ang purpose natin? Bakit ginagawa natin ito? No? Ito ay para sa gawain ng Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Ako, gusto kong humaba ang aking buhay. Bagamat maikli lang yung buhay. No? Ang pinaka the best investment sa panahon natin ngayon ay ang ating health. Ayan. Kaya ini-encourage natin, mga kapatid, tayo ay mag-exercise. Kasi laging na pupunto sa atin ay yung pagkain, di ba? Napansin nyo? Puro pagkain. O, nung bata pa ako, laging nami-mention pagkain, 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 pagkain. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Pero never na-mention. Na-mention din yung exercise, pero hindi natin na-persuade na mag-exercise yung mga tao. Ang pinaka the best exercise ay walking, mga kapatid. Walking. Walking and running. Yan ang pinaka the best exercise. Mura na at simple pa. Di ba? Magagawa mo hanggang sa pagtanda mo yung walking. So dito po mga kapatid, ang tunay na pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang tunay na edukasyon ay ang pag-aaral tungkol kay Kristo. Kung meron man tayong imamaster, yun ay ang imaster natin ang pag-aaral tungkol sa Panginoong Diyos. So, merong isang kabataan na nagtanong sa pastor, sabi, Pastor, mamasterin niyo po ba yung chess? Kasi sila eh, yung pastor yung nagturo ng chess dun sa kabataan, ngayon ay elder na yung kabataan na yun. Sabi ng pastor, ay hindi ko mamasterin yung chess, ang mamasterin ko yung Bible. Ayan. Kasi nga, libangan lang natin kung ano ang meron tayo ngayon. Ang tunay na dapat na minamaster natin ay ang tungkol sa Panginoong Diyos. Yung edukasyon natin ngayon, congratulations sa mga graduate. Na, yung iba, graduate na sa college, maghahanap na ng trabaho. Kayo ay bihasa sa ganyang field. Pero ang higit na i-master natin sabay-sabay mga kapatid ay ang banal na kasulatan. Dahil ito'y nagtuturo tungkol sa ating Panginoong Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Dapat tayong bumuo ng mga gawi ng kaisipan na magbibigay daan sa atin upang labanan ang tukso. Dapat matuto tayong tumingin sa itaas. Ang sabi po dito. At sabi dyan, ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, mga simulain na kasing taas ng langit at sumasaklaw sa walang hanggan, dapat nating unawain ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat pag-iisip ay dapat naayon sa mga alituntuning ito. So dito po mga kapatid, yung pong salita ng Panginoong Diyos ang pamantayan. Yan po yung prinsipyo ng langit. Yan po yung naguhubog sa ating karakter araw-araw. Damay dito ang ating pong bawat kilos, salita, iniisip ay dapat ayon sa salita ng Panginoon para mahubog ang ating karakter. Tayo ay magtayo kasama ng Panginoong Diyos sa ating pong mga karakter, mga kapatid. Kahit simpleng pagsasalita, simpleng iniisip at bawat kilos ay napakahalaga sa espiritual na buhay. Kung ano ang iyong ginagawa ngayon, yun yung iniisip mo sigurado. No? Dahil kung ano yung iniisip mo, yun yung nagre-reflect sa iyong ginagawa. Kaya nga ang kasalanan nagsisimula doon sa iniisip natin eh. Di ba? No? Dahil kapag hindi mo napigilan yung sa iniisip mo, maaring gawin mo ito. Ganyan yan mga kapatid. Maaring gawin mo ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa isip pa lang nagkakasala na. Kaya sa isip pa lang, ay ilalagay na natin sa isip yung salita ng Panginoong Diyos. Sa isip pa lang nahuhulma na
yung ating pong mga karakter, mga kapatid. Feed your mind with the Word of God. Sabi dito, ang mahalagang mga biyaya ng banal na Espiritu ay hindi nabubuo sa isang sandali. Hindi ito one-time event. No, hindi ito eventist. Ibig sabihin, minsan tayo mga kapatid ay eventist tayo. Event lang minsan. Dapat lifestyle, no? Tuloy-tuloy. Yung pong banal na Espiritu na siyang bumubuo ng ating pong karakter, ng Panginoong Diyos, hindi po ito isang beses, kundi lifestyle. No? Kaya yung pong paglakad, yung pagtakbo, lifestyle din. Alam mo, kapag tinigil mo yung pagtakbo, tapos matakbo ka na, tapos tumigil ka, tataba ka. Kaya lifestyle eh, di ba? Magkakaroon ka rin ng sakit pagka tinigil mo. Kailangan ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung pong karakter, tuloy-tuloy din. Hindi yan po pwedeng, ay, nabinyagan na ako, hindi na ako ano, hindi yan event, mga kapatid. Lifestyle yan. Lakas ng loob, katatakan ng loob, kaamuan, pananampalataya, hindi nagdududang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos para magligtas ay nakuha sa pamamagitan ng dami ng mga tao ng karanasan. So dito po mga kapatid, ano, yung pong pagtitiwala natin sa Panginoon, yung pong ating karakter, hindi po yan nakukuha ng isang araw. Yan po ay pang-araw-araw na buhay natin. Pagsasanay natin sa Panginoong Diyos. No? Kaya nga, character building. Ang isang building na matatag, hindi yan ginawa ng isang araw, kundi mahabang panahon. Yan. Ang mga tao, bago gumawa ng building, naghuhukay ng malalim. Nagbubuo muna ng pundasyon. Yung gusto natin maging matatag ang ating karakter, maging banal yung ating karakter, kailangan natin na mahabang panahon. At kailan nagsisimula yung mahabang panahon ngayon? Ngayon mismo nagsisimula. Kung gusto natin matransform ang ating buhay, kung gusto po natin maitatag yung ating pong karakter ayon sa kalooban ng Panginoon, ngayon yung simula nun. Ngayon yung simula ng pagtatatag ng ating pong mga karakter. Yan. So sabi pa dito sa ating pong devotional, sa pamamagitan ng isang buhay na banal na pagsisikap at matatag na pagsunod sa matuwid, ang mga anak ng Diyos ay tatatakan ang kanilang kapalaran. Anong ibig sabihin na sa pagsisikap natin, sa pagiging matatag, sa pagsunod sa matuwid, ang mga anak ng Diyos ay tatatakan ang kanilang kapalaran? Anong ibig sabihin mga kapatid? So merong tatak ng banal na Espiritu. Na ibig sabihin ito mga natatakan ng banal na Espiritu, tatatakan yung ating kapalaran. Ito yung palatandaan na ito sila, tayo na mga natatakan ng Panginoong Diyos ang dadalhin ng Diyos sa langit sa ikalawa niyang pagparito. Kaya nga sa Apokalipsis may mababasa tayo na huwag mo nang ipahamak ang lupa, ang mga puno, ang mga halaman na sumisimbolo sa mga tao hanggat matapos ang pagtatatak. Ayan. At ang sign na palatandaan na tayo ay sa Panginoong Diyos, na tayo ay tatatakan ng banal na Espiritu, ang sign ay ang pangingilin ng araw ng Sabat. Dahil sinabi yan ng Panginoong Diyos sa Ezekiel 12 verse 20. Hindi yan basta inimbento natin. Ang sabi ng Panginoong Diyos ay ang pangingilin ng araw ng Sabat ay magiging tanda ito sa akin at sa inyo. Ang tatatakan ng Panginoon, here are the patience of the saints, those who keep the commandments and have the testimony of Jesus. Iyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dito po mga kapatid, sama-sama tayo magtayo ng ating karakter papunta sa langit. Ibig sabihin, yung karakter na binibuild natin ay upang tayo ay maging fit sa langit. No? Para tayo ay maging swak sa langit mga kapatid. Makipagtulungan tayo sa ating Panginoong Diyos. At alalahanin natin, tayo ang bukid, tayo ang ugusali ng ating Panginoong Diyos na araw-araw ay binibuild niya. No? Araw-araw ay inuhulma niya kung papayagan natin ng Panginoon bawat araw sa ating pong mga buhay. Ayan. Kaya nga, hindi po pwedeng sabihin mo na, ay, nagbabasa ng Bible, ay, pastor, pero ganito pa rin yung kanyang ugali. Unti-unti pong nababago ang tao, hindi po magic mga kapatid. Meron at meron pa rin babaguhin sa atin. Kahit na araw-araw tayo nagsisimba, araw-araw tayo nag-worship, araw-araw tayo nagbabasa ng Bible, meron at meron pa rin sa atin dapat baguhin. Meron at meron pa rin sa atin dapat nahulmahin bawat araw. Pero at least, paunti ng paunti, yung dapat hulmahin sa atin.
kasi tayo na ikipagtulungan sa Panginoon. Yan. Kaya mga kapatid, huwag tayong bibitaw hanggang sa dumating ang Panginoon. Pagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoon, kapit lamang tayo sa ating tagapagligtas. Kaya ngayon, araw ng Sabat, bago tayo mag-prepare papunta sa church, oh, kailangan maging maagad din tayo, tayo ay manalangin muna sa pangunan ni Brother Melvin Villasano pagkatapos po ng awitin na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. At isama natin sa panalangin ang ating sidewalk evangelism na pinangunahan ng Kawayan Bugtong. Tamang-tama, dyan sa sidewalk evangelism, dyan sa bypass ay magkakaroon ng marathon ng buong Nueva Ecija sa linggo. Tamang-tama. Kaya yung pamimigay natin ng mga pamphlets ay napakahalaga. Ano? At saka yung maliliit na card na Bible study. So maraming mga tao dyan sa linggo natatakbo. Ayan, tamang-tama ito. Sakto ito sa ating evangelism na gagawin. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at pakinggan na po natin ang awit para po sa ating Panginoon. Banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli ninyo kaming ginising, binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at panibagong aral na ngayong June 1 na natanim sa aming isipan. Samahan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na kami makapagtayo, nakasama po ninyo, makapagtayo ng aming karakter, na kayo po ang nagplano, kayo po ang engineer at kayo po ang tutulong sa amin. Samahan kami palagi ng Holy Spirit na palagi namin ito na aming willingness na mabago ang aming karakter, sapagkat masasayang ang aming mga paghahandang ginagawa kung ito ay hindi naaayon sa inyong plano at kagustuhan. Salamat po at kayo ay nariyan sa ating umaga, nagpapaalala sa amin, nabibigay sa amin ng mga ganitong mga paalala. At ngunit sa kabila namin ng inyong kabutihan, heto kami pa rin ay makasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Dalangin po namin sa maghapon na ito ng banal na araw ng Sabat, kayo po ang aming makasama. Ilayo niyo po kami sa mga tukso, sa mga gadgets, ano pa mang mga makapag-aalis na aming atensyon po sa pagsamba sa maga na ito. Tulungan din kami makatind ng maga doon sa church at nawa kayo ang aming makita, hindi ang mga maruming bagay sa aming pagpaligiran. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Melissa Gamboa na si Kai ay magaling na. Salamat sa inyong pagpapagaling at salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Pero patuloy namin siya sinasama sa umaga na ito sa panalangin. Patuloy na ibigay sa kanyang malakas na resistensya makarecover sa kanyang ilang araw na pagkakalagnat. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang patuloy na pag-review ni Romel Mag-isa. Salamahan niyo po siya sa kanyang pag-review. Alam namin na siya ay magtatagumpay kapag siya po ay inyong kasama. At ngunit siya ay patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ang kanyang ginagawa ay para sa kanyang pamilya at para po sa inyo, sa kanyang makatulong sa paglilingkod po sa inyo. Ang amin din dalangin ang pasasalamat ng San Antonio Church. May tatlong kaluluwa na tumanggap kagabi na nabautismuhan. Dalangin namin na Holy Spirit ang gumabay sa tatlong person na ito na samahan sa araw-araw, maging matatag sa kanilang pagsubok na pagdadaanan sa buhay. Gaya din ng San Antonio Church, samahan sila sa paggabay sa tatlong baby na ito na sila ay lumago kasama po ninyo unti-unti. At patuloy na sa aming pananalangin sa kasama namin ang sidewalk evangelism na ginaganap sa Kawayan Bugtong, dyan sa bypass, patuloy silang pagpalain.
at ng malusog na pangatawan at maraming makatanggap ng imbitasyon at naway maging matagumpay ang kanilang gawain doon. Ganyan din sa amin, sa aming opening ng sidewalk, opening program ng aming sidewalk evangelism sa pangunan ni Kuya Noli at na iba pang mga kasamahan. Samahan po kami sa patuloy na aming paggawa. Naway maraming mabless sa kaluluwa sa aming programa na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin, iba pang mga pre-request ng kapatiran na mga sumusunod ng mga recovery at kagalingan sa mga may karamdaman. Si Sister Lorna Cabiedes Cordoba, si Sister Lilia Mencias Omania, si Kuya Rizalino Erilia, si Nanay Joning, si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah, patuloy na dinadalangin namin ang kanyang kalusugan araw-araw. Ngayon din si Rodesia Cordoba Tomas, si Elria Lopez, Divinidad Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, si Clorelyn Abisilia, si Ana Rosbel Tolentino Hermino, si Gary Mercado, si Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judilyn Ferulino, si Peri Domingo, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna Cabiedes, si Brother Munti Cabiedes, Sister Ana Manuel, at si Kuyang Boy Balbido, si Mari Cris Balbido, si Christopher Umali Cuderes, si Ate G. Tino Reyes, si Sister Estrella Gragasin. Kalakasan din ang aming dalangin at kagalingan kay Kuya Bobby, kay Ate Lorna gayon din, at kay Ate Gigi Concepcion, kay Gregorio Santin, kay Kuya Jerry Bourbon, kay Sister Erica Eli Santos Rivera, kay Sister Tina Santos, kay Sister Tora Magana, Sister Nena Salazar, kay Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, kay Nanay Fina, kay Tatay Rudy Rico Hermoso, sa mga parents ni Pastor Nelben at kay parents ni Ma'am Karin, patuloy na kalakasan ang aming dalangin para sa kanila. Gay din si Heidi De Leon, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, gayon din si Brother Benjamin, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, gayon din ang family ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca Francisco. Kasama na rin sa pagpapatuloy ang aming panalangin kay ng Precious Cabasog, Princess Jorquina, kay RC, kay Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, kayo pong nakakalam kalagayan ng aming mga kapatiran na ito. Nagpapasalamat kami sa walang sawa niyang pagtinig sa aming panalangin. Alam namin na kayo ang dakilan Diyos, mapagmahal at ipagkakalob niyo sa amin ang pinaka-the best para sa amin ayon sa inyong kalooban. Patawad po kung anong kami man ay makasalanan. Patuloy namin dinadalangin ang bawat isa na kami ay makapagtayo ng aming karakter kung saan kasama kayo sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.